Paano mag-register online para sa QCitizen ID card? Paano ma-approve ng mabilis ang inyong application? Ito ang topic natin ngayon sa video na to. Para sa mga residente ng Quezon City na wala pang gantong ID, basta 15 years old pataas, ay pwedeng mag-avail for free. And of course, for future benefits na rin po. Sana makatulong ang tutorial video na ito sa inyo. Hey guys! Kenjen here! Welcome to my channel! Una mo nang gagawin is mag-create ng account dito sa QCE Services website. Ayan po yung link. Ilalagay ko na lang din sa description ng video. So, click lang po yung register here. I-fill up lang po yung mga naka-asterisk na yan. I-check din po yung two boxes and then click register. Open po yung email address and click activate my account. Click lang po yung maliit na box and click agree and continue. Kapag verified na po yung account, pwede na po tayo mag-log in. So ayan po yung mga services na ino-offer. Pero bago tayo magpatuloy, alamin po muna natin ito. QCitizen ID FAQs. So, ano-ano ang mga requirements for application? Dapat po 15 years old pataas, dapat po residente ng Quezon City, at may valid ID po. So, minimum requirement po nila is yung barangay clearance or barangay certificate. Siyempre, valid email address and valid mobile phone number din po. Kapag senior citizen po, 60 years old and above, para naman po sa PWD, meron po apparent and non-apparent disability. In my case po, dun ako sa apparent disability kaya nag-submit po ako ng full body picture. O sa non-apparent naman, maski certificate of disability na lang. Meron din po para sa solo parent. Balik na po tayo sa QCID e-application. Again, click nyo lang po ulit yung maliit na box and then click continue. Click I understand. So, dito mag-fill up po ulit ng mga correct information na dapat po magmamatch sa isasubmit nyo pong IDs. If ever naman po may nalimutan, pwede naman po yung i-edit and save. After mag-fill up sa personal information, dito naman sa bank or e-wallet information. Piliin nyo na lang po kung saan convenient po sa inyo makareceive ng financial assistance kung meron man. So sa akin, GCash po yung gamit ko. So dito naman po sa sector information. So para po sa kagaya kong PWD, kung may existing ID na po kayo, click yes lang po. At lalabas po yung mga additional information na naka-asterisk. So sa akin, physical disability, inborn. Hirap po kasi kung maglakad. Pinagutan ko lang dito yung may asterisk. The rest, iniwan kong blanco. So dito rin po sa vaccination section. Since may asterisk, click nyo lang po kung ano yung answer ninyo. And then, click continue. So, review nyo na lang po ulit yung information na nilagay nyo. Double check. And if okay na po lahat, click lang po ulit yung two boxes and click continue. So, after po ma-save lahat po yung information, ang next step po yung magsasubmit ng valid ID, magsasubmit ng picture po ninyo, at saka ng signature po ninyo. So, ito po yung mga list ng mga IDs po na tinatanggap po nila. Minimum requirement po nila yung barangay certification or barangay clearance. Yun po yung evidence of residency po.
So pag-submit po ng picture po ninyo, dapat po naka 2x2 ito po yung size. At saka po naka white background. Kasi kung hindi, ganito mag-email sila. I-check nyo na rin po yung sa inyo yung status o saka yung remarks po. Para alam nyo po kung ano yung dapat pong i-edit or baguhin. Kaya tuloy na paggamit pa ako nitong app na to. Sa signature naman po, hirap kasi sa cellphone, maliit lang yung screen. Ang hirap din sa desktop kasi po nanginginig po yung kamay ko. Kaya nag-download na naman po ako ng app. Doon convenient ako nakapag-pirma. So, eto yon. Hindi ka satisfied sa pirma mo, pwede mo pong i-redo. And then, pag okay na, save. So, pag na-submit nyo na po, mag-check na lang lagi ng email para ma-notify po kung ano po ang status ng application. Ipapakita ko lang po sa inyo yung status ng application ko. Pag approved na po yung application nyo, ganito po yung mga nakalagay na information. For biometrics collection. May marireceive din po kayong email na approve na nga yung ID application po. Pag approve na, pwede na natin i-download, i-install yung QCitizen ID app. So, click nyo lang po kung Android or iOS users. So, ayan siya. Naka-install na kasi sa akin. Ayan. Ayan siya. So, click. Papakita ko lang. So, ganyan yung digital ID. Natatap siya. Meron din siyang mga nakasulat sa likod. So, ayun. May mga kategory yung ID nila. Pag hindi ka PWD o hindi ka senior citizen, resident yung nakalagay sa ID mo. Tapos sa red yung color. May color coding. So, ito naman yung para sa senior. Para sa senior citizen, blue. Ito naman yung para sa PWD, orange. 10 years po yung validity niya. Para naman po doon, sa mga residente pong walang internet access, pwede pong mag-enroll ng ID system sa Barangay Central, Quezon City. Magdala lang po ng valid ID at saka ng barangay certificate. Kung may mga questions po kayo, don't hesitate to comment down below. Sasagutin ko po yung sabot ng aking makakaya. So hanggang dito na lang muna po ulit. Salamat po sa panonood. Keep safe everyone. Bye!